Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo sa harapan ng ating Panginoong Jesus, ang Nuestro Padre Jesus Nazareno, patuloy na kumakapit at aninindigan sa kanyang pag-ibig sa atin. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala at ihabili natin ang ating sarili sa awa at pagmamahal ng ating Panginoon. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginaganap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ginanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko. Kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso,
ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristong ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko. Di ko ito tatalikdan. Pagkat dahil sa utos mo, ako ngayon nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan na, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit at magkakagayon nga. Mga mapag-imbabaw, marunong kayong bumasa sa palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagsiyahan kung alin ang matuwid?
Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Makakalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Natitipon po tayo ngayong hapong ito sa harapan ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno upang mamintuho muli sa Kanya at patuloy na ialay ang ating sarili sa pagpapanibago. At patuloy po nating sinasamahan ang buong Santa Iglesia sa araw na ito sa pagpapanalangin sa biyaya ng kapayapaan sa ating daigdig. Mga kapatid, sana po ay napakinggan po natin ng masinsina ng ating unang pagbasa mula sa liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Kinilala po ni San Pablo ang kanyang kahinaan. Kinalala din naman niya ang kanyang kagustuhan na tahakin anuman ang mga magagandang bagay sa mundong ito. Pero kahit na may ganoong pananaw na nais tahakin ang anumang magaganda at banal, namamayani pa rin at alam niyang namamayani at namumukadkad ang kanyang karupukan at ang kanyang kahinaan. Pero hindi po doon natapos ang kwento. Hindi natapos ang usapan sa pagiging alipin ng kasamaan. At sa gitna pa nga ng mga bagay na ito, tumindig at nanaig ang presensya at ang kabutihan ng Diyos. Sa gitna ng karupukan at kahinaan, nagwagi si Jesus na patuloy na nagpapadama ng kanyang pag-aaruga. Dito natin nakita na lumingon sa tamang landas si San Pablo. Hindi dahil mahina, magpapadala na sa kahinaan. Pero dahil mahina, lilingon sa nagbibigay ng lakas. Walang iba ang Diyos. Sa ating pong mabuting balita, narinig natin na inakusahan ni Jesus ang mga taong ito na mas nakakabasa pa ng mas makalangit na tanda kaysa sa mga tanda na nasa kasalukuyan. Mga kapatid, masasabi po natin na yung tandang mga kasalukuyan na ito ay tanda ni Kristo, lalo't higit sa panahon niya. Kapag sinabi niyang tandang kasalukuyan, walang iba kundi ang makita at ang marinig si Jesus. Pero ang nakakalungkot, mas pinanindigan at tila walang katarungang isinantabi ng mga ito ang makinig at pumanig kay Jesus. Mga kapatid, isa pong malaking hamon ito sa atin. Alam naman natin po kung ano ang ating mga kahinaan. Marahil kahinaan dahil sa kasalanan. Ang ating pong mga sariling kadumihan, ang ating mga madidilim na nakaraan. Pero salamat po sa patuloy na pagkapit sa kanino dapat kakapit. Salamat at alam natin kung sino at kanino tayo maninindigan. Salamat dahil natitiyak ako na iisa po ang sinabi natin katulad ni San Pablo. Sino ang magliligtas sa katawan na ito na nagdudulot sa atin ng kamatayan?
ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Salamat sa Kanya. Hindi lamang po ito isang hamon, pero buklod po ito na kaligayahan para sa atin. Bakit po? Tignan lang po ninyo, tignan lang natin ang ating kapaligiran ngayon. Sa kinapal ng tao dito sa Quiapo, araw-araw, kada Biyernes, kada Linggo, nakikita po natin sa ating katabi, marahil sa ating sarili, na tulad natin, makasalanan din, kaysa nating nangangailangan ng lakas dahil sa ating mga hinaharap, kaysa din natin na humahanap at humihingi ng lakas, ng tapang at marahil sagot sa ating mga pangarap, sa ating pag-asa at sa ating panalangin. Itong pagtitipon na ito, ito ay tanda na tayong lahat na naririto, kaisa ng mga kapatid nating nasa mga malalayong lugar, ang mga kapatid na inyong dinadala sa inyong puso, alam sino ang papanigan sa oras ng kahinaan at sa oras ng pangangailangan. Madami po marahil ang magpapapalit sa ating atensyon na makita at matuto sa mga utos at kagandahang loob ni Jesus. Baka marahil katulad ng mga tao sa ating mabuting balita, wala na tayong panahon para makita kung ano ang nasa kasalukuyan. At mas masahol, wala nang panahon para ibaling ang ating atensyon at manindigan sa presensya ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi dahil mahina, hindi dahil makasalanan, hindi dahil bagsak na at wala na, ay tapos na ang laban. Pinapaalalahanan tayo sa araw na ito, sa ating sama-samang pagluhog kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Makakaahon pa, magiging mabuti pa, matutupad ang ating mga hinihiling, magiging maayos ang lahat dahil sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. At kasama ni San Pablo Harinawa, dumating tayo sa panahon na tayo din ay mananalangin at sasabihin din natin ng buong puso at buong dunong, salamat sa pagtubos mo. Salamat sa pagsasalumo sa amin. Salamat sa Kanya. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat panalangin atin pong itutugon, Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananako ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay magasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus
ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa sandaling katahimikan, ating itaas sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga panalangin na iniaalay sa misang ito, ang mga panalangin ng ating mga kapatid na nakikiisa sa ating mga online streaming, gayon din ang panalangin natin para sa bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at dinapay-alay namin sa iyo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hilig, pagpapalat, buhay na dalisay. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanang krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus,
ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapawang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumaway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw. At patawarin mo kami naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tumuhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ay pagpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus, Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kaming
umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Sulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan na Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo
taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.